Hi guys, attend ako ng Halloween party at ang iniisip ko kung ano ang gagayahin ko. Oh, alam ko na. Una, siguraduhin malinis ang inyong mukha. Unang i-apply ko ay ang aking primer. I'm using Revlon primer. Pwede kang gumamit ng makeup brush or your hands. After my primer, isusunod ko na ang aking liquid foundation. Gagamitin ko ang aking MNCO liquid foundation. Maglalagay lang po ako ng konti sa aking kamay at gagamitan ko ng makeup sponge. So, idadab lang po natin ang dahan-dahan sa ating mukha. Siguraduhin lang po pantay ang pagkakalagay ng ating liquid foundation sa ating mukha. At yung natira naman po sa ating sponge, pwede po natin ilagay sa ating leeg para magpantay po ang mula mukha hanggang leeg natin. Susunod naman natin gawin ay ang kilayan ang ating kilay. Gumamit ako ng Music Flower Eyebrows Color Black. Kortehan lang po natin mabuti ang ating kilay. Kung sumobra po ito ay okay lang yan kasi hindi pa po siya tapos. Siguraduhin lang po pantay ang pagkakalagay ng ating kulay sa ating kilay at mamaya po ay i-brush up na natin siya gamit ang ating spoolie. I-brush up lang po ng mabuti ng ating spoolie ang ating kilay upang ito ay magpantay. Gawin din po sa kabilang side ng kilay ang pagkulay natin at pantayin po mabuti. Kung may sobra man po, ay huwag po mag-alala, okay lang po yan dahil hindi pa rin po yan tapos. Gamitin po natin ang ating spoolie brush para po magpantay ang pagkukulay ng ating kilay. Sa may bandang nose drill po, kailangan po manipis ng konti ang ating application sa ating kulay ng kilay. Brush up lang po mabuti ang bandang nostril at kung tingin nyo ay okay na po,
pwede po tayong gumamit ng isang brush at konting liquid foundation or concealer. Ito po ang ililipanlinis natin para dun sa mga excess na ginawa natin sa ating kilay. Ganun din po ang gawin natin sa kabilang side ng ating kilay. Kung paano po natin nilinis yung kabila, ganun din po nilinisin para magpantay po. Pagkatapos po ng ating kilay, gagamit naman po tayo ngayon ng concealer para matakpan po ang ating mga blemishes. Pwede po tayong gumamit ng brush or either yung sponge. Dampiin lang po ang pagkakalagay at para magpantay-pantay po ang pagkakalagay ng ating concealer. Ngayon po ay maglalagay na tayo ng eyeshadow. Lagyan po natin ng concealer o kaya liquid foundation po ang ating paglalagay ng eyeshadow. Bakit po kailangan maglagay nito? Para po kumapit ng mabuti ang ating kulay na ilalagay sa ating mata. Ngayon, gagamit muna po ako ng basing. Yan po yung unang first step para po magpantay ang ating eyeshadow. Ngayon po ay maglalagay na ako ng kulay para sa aking mata. Gagamit po ako ng kulay pula. Ang paglalagay po ng eyeshadow ay paloob. Ngayon po, smash lang po nating mabuti para kumalat po. Gagamit din po tayo ng isa pang brush na malinis upang ito ay maging blending, pamblending po ng ating eyeshadow. Smash nyo lang po mabuti para po maganda ang pagkakashade ng ating kulay. Pagkatapos po ng kulay pula na eyeshadow, gagamit po ako ngayon ng kulay itim naman na eyeliner gel. Ang ginamit ko po ay ang aking Kiko eyeliner gel. Pagkatapos po niyan ay gagamit din tayo ng black eyeshadow para po magpantay ang ating kulay.
So, smash lang po natin mabuti para po kumalat at maging pantay ang ating eyeshadow na kulay itim. Pagkatapos po natin sa eyeshadow, maglalagay po ako ng contour at gumamit po ako ng aking Tony Moly for contour. Lalagyan ko po ang aking ilong para naman po tumangos ng konti. Maglalagay din ako sa pisngi para po ito ay pangdagdag para sa blush on. Ang use po ng contour ay para po lumipis ng konti ang ating mukha kung ito po ay medyo mataba or gusto natin magkaroon ng cheekbone. Ngayon po, maglalagay na po ako ng extension eyelashes. Ayan, tapos na po ang aking extension eyelashes. Gagamit po ako ng MNCO mascara. Pandagdag po para sa kumapal po ang ating eyelashes. Ngayon po, ismash ko lang ng sponge ang ating nilagay na contour. Dahan-dahan lang po para hindi po siya mabura. Ipapantay lang po natin para po pag in-apply na po natin ang blush on at mga pangkulay, ay maganda po ang magiging forma po niya. Ngayon naman po, ay gagamit ako ng eyeshadow na kulay pula at maliit na brush. Ilalagay ko lang po ito sa may bandang mata, baba ng aking mata upang magmukhang ito ay dugo. Ngayon po ay gagamit naman ako ng kulay blue na eyeshadow at iguguhit ko uli sa aking bandang ilalim ng mata upang ito ay magsilbing parang ugat. Pagkatapos ko po maglagay niyan, ay maglalagay na po tayo ng blush on. Gagamit po ako ng Kiko blush on. Ismash ko lang mabuti para magpantay. Pagkatapos po niyan, ay kinuha ko yung malaki kong brush at gumamit po ako ng loose powder para sa aking mukha. Ngayon naman po ay gumamit ako ng kulay red na eyeshadow uli at inilagay ko ito sa aking leeg upang magmukhang kinagat ni vampira. Bukod po sa eyeshadow, gagamit din po ako ng kulay pulang lipstick para hindi siya madaling matanggal ang nilagay nating kulay. Pagkatapos po niyan, ay gagamit po ako ng red lip liner at ikokorte ko po sa aking labi. Gagamit din po ako ng red lipstick. Ang ginamit ko po dito ay Raj Diva. Magkahalong red at magkahalong may pagka-brown. Ngayon naman po ay gagawa ako ng guhit na kulay pula dito sa aking bandang gilid ng aking labi.
upang magmukha siyang dugo. Ayan, tapos na po tayo. Ngayon ay gagamit po ako ng setting spray sa mukha. Ang use po nito ay para hindi madaling malusaw at matanggal ang ating makeup. Ayan, ready na ako para sa Halloween party namin. Tara na guys, samahan niyo sa Halloween party!